Arestado ng NBI ang dalawang illegal recruiter na nangakong makakapagtrabaho sa Europa ang kanilang mga nabiktima sa visa ng student visa. Pero sa loob ng halos dalawang taon, nabaon lang sa utang ang mga biktima na walang nahahawakang visa. Magbabalita si Marlene Alcaide. Sa bunot agad ang inabot ng babaeng ito pagdating niya sa tanggapan ng NBI matapos maaresto dahil sa kasong illegal recruitment. Kinilala ang suspect na si Rania Yusup. Kwento ng mga biktima na i-refer lang sa kanila si Yusup ng ilang kakilala para makapagtrabaho abroad noong February 2020. May alok pa raw na student visa para sa mga gustong makaalis agad. Ang siste, magbabayad sila ng 300,000 pesos. Isa sa mga naloko ay si Ricky na dating OFW. Nangutang pa raw siya sa 5-6 para lang makapagbayad. Nung pumasa ako sa medical, nagbayad ako ng almost 122,000 pang placement. Tapos humingi sa akin uli ng 77,000. Yung last na binigay ko sa kanya is 70,000. Tumutotal siya ng 300 na sabihin natin. Pero magdadalawang taon na, walang nangyari. Nalubog pa siya sa utang. Kaya napilitan siyang ibenta ang kanyang bahay. Yung bahay at lupa ko na 20 taon kong pinaghirapan namin mag-asawa sa Korea na wala nang ganun-ganun. Para lang makaalis kayo ulit sana. Makaalis na sana ako. Si Sunshine, di niya tunay na pangalan, bahay din ang sinanla para lang makapagbayad kay Yusup. Napaniwala raw siya ng suspect lalo na nang sabihin nitong taga-NBI ang kanyang asawa. So sinangla ko yung bahay ko tsaka lupa sa halagang 300,000. Napagbigyan ko ng 150, yun yung pambayad sa kanya. Hindi daw siya maluloko kasi nga yung asawa niya ay nagtatrabaho sa government. Kaya parang kami, pag nagsasalita kami, lagi niya sinasabi na, ito yung mga papeles niyo na sikaso ko na, pag hindi niyo to nabayaran sa akin, sakakasuhan ko kayo. Todo tanggi naman si Yusup na recruiter siya. Ha? Hindi totoo. Paano yung mga pera na ibinigay sa iyo? Ibabalik mo? Ibabalik mo? Magkano? Magkano po yung nabayad nila, ma'am? Dalawa pa sa mga kasamahan ni Yusup ang pinaghahanap na otoridad. Paalala naman ng NBI sa publiko sa lehitimong recruiters at agency lumapit kung gustong magtrabaho abroad. Huwag din daw basta-basta maglabas ng malaking halaga ng pera sa taong hindi kakilala. Para sa 1PH, Marlene Alcaide, News 5.